is to always be in awe with God. Ano pong ibig sabihin nun? Na sa puso mo, laging merong pagkamangha sa Diyos na iyong sinasamba. Laging merong pagkamangha kung sino ang Diyos na kumikilos sa buhay mo. Naniniwala ako that this generation is called by God to proclaim who God is in our lives. And that will remain true. Can we just give our best clap offering to the Lord this place? Oh, we give you praise. We give you praise. Hallelujah. Patuloy ka naming sinasamba, Panginoon. Patuloy ka naming dinadakila sa hapon pong ito. Sapagkat kami naniniwala na sa lahat ng panahon, Ikaw ay Diyos. Kami naniniwala, Panginoon, na sa bawat pagkakataon ng aming buhay, hindi ka nagbabago. Sa bawat panahon na dinaranas ng bawat isa sa amin ngayon, hindi ka nagbabago, mananatili kang tapat, mananatili kang mabuti sa aming buhay, Panginoon. Our seasons may change, but our God that we worship and serve will remain faithful until the end. Patuloy nating purihin at sambahin ang ating Diyos sa lugar na ito. Hallelujah.
dito na ang lahat ay posible sa Panginoon. Amen. Even in our situations, merong doubt, merong fear, pero let us declare with faith that everything is possible with God. Amen. Can we just worship the Lord and praise the Lord this afternoon? Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Hallelujah. Oh,
sabi, mahina yon, mahina. Parang kulang sa galaw. Amen? Ang sarap ng presensya ng Panginoon. Ang lahat ay posible. Diba? Huwag na. Amen? Ulitin nga natin yung, ano, tawag dito, yung extra. Yung extra. Yung ano lang, yung overflowing lang. Sige nga, ulitin nga natin. Outro, yung ano lang ko eh. Itang GY instrumental ng kanya, itang tas ba yung magbubagsakan? Amen? Sige nga daw. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah! Bago tayo umupo, isang malakas na palakpak pa na may kasamang sigawan para sa Panginoon. Yeah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Kasi biruin mo, dito pa lang tayo sa lupa, pinaparanas na niya yung presensya niya. What more? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, what more po tang kayabetan ni Lord, di ba? Po tang literally kayabetan mo na yung Lord. Imaginan mo, mga nanaw, gaano kasarap yung nandun ka sa mismo sa piling ng Panginoon, kasakasama mo siya, nakikita mo yung sinasamba mo. Amen? Kasi tayo dito, hindi tayo basta tsumatsamba, tayo sumasamba sa isang buhay, makapangyarihan sa Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible sa posible. Amen? Sige, makakaupo na tayo. Hallelujah. Ayoko lang kasing pigilin talaga yung kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon. Itang, pwede na yan. No? Diba? So, isagad me, sabi natin. So, isasagad natin. Pag damang-dama mo yung presence ng Lord, sabi nga, huwag mong pipigilan kasi practice yan. Amen? Kasi kung dito lang sa lupa, medyo yahiya ka na. Pagdating sa yung sinabi natin last Sunday, meron kasi tayong great worship sa heaven na gagawin. Amen? So, palagay ko naman doon, wala nang yahiya. Amen? Kasi doon talagang sasamba at sasamba ka sa buhay na Diyos. Kasi, He deserve your worship. Amen? Deserve niya yung pagsamba ng bawat isa sa atin. Buti na lang kanina ng umaga, wala kayo. Hindi na kayo nagsiksikan sa napakaraming sumamba kanina ng umaga. Pinapalakpakan ng Panginoon pag ganon, di ba? Kasi nung atsuko pa ng tinabak, baka meron na tayong overflow sa side at yan sa likod. Napakabuti ng Panginoon, I hope and pray na habang ini-study natin itong tinatawag nating the last things or yung eschatology,
ang gusto natin dito ay ma-build up yung ating, of course, yung ating hope. Ma-build up yung ating pag-asa na hindi lang tayo basta-basta, hindi lang ito, hindi lang ganito yung ginagawa natin, but nagpapatuloy tayo dahil meron tayong inaabangan at merong nag-aantay sa atin na eternity. And then, ma-build up ang ating hope. Then, gusto ko din na ito yung pinagpipray ko na ma-build up ang ating pananampalataya. At naniniwala ako na habang pinag-aaralan natin ito, for almost mag-2 months na tayo itong September, napakabuti ng Panginoon, nawa ay habang pumupunta ka dito, nakakakuha ka ng panibagong oil para tayo makapagpatuloy at para tayo ay makasurvive. Amen? Kasi kapag tumigil ka, maubusan ka ng langis. Yung tinatawag natin na langis na kapag tayo nagsiserve sa Panginoon, baka maubusan ka. Sabi, hindi ka kamisadsad. Pwedeng manyad. Amen? So habang nandito tayo, patuloy nating pag-aralan itong nandito tayo last Sunday. So balikan lang natin, kagaya ng ginawa ni Pastor kanina umaga, binabalikan natin para talagang mag-sink in ito, hindi lang sa ating kaisipan, but even sa ating mga puso, yung pangyayaring mangyayari. Kaya nga itong eschatology ay tinawag siyang pinag-aaralan natin din ngayong presently yung mangyayari sa future. So kaya, kung kayo'y nag-aaral, di ba, ayaw mong may ma-miss na isang pag-aaral kasi kapag nag-exam ka, ala ko kasi ganti. Kaya balo yan. Di ba? So kaya, dapat walang absent. Dapat hindi tayo tumigil. Last Sunday, we talk about ito pong the Great Tribulation. So for the continuation ng ating pag-aaral sa eschatology study, so pagkatapos ng the Great Tribulation, ito po yung 1,000 years or yung tinatawag na the millennial reign of Christ. Yung 1,000 years. So, a-answeran natin mamaya dyan yung mga questions ulit, kagaya ng mga questions last Sunday. Presence Age Church, so tayo yan ngayon, starting kay Jesus Christ. So, yan na, nag-start siya hanggang sa atin ngayon. And then, yung mga pangyayari, kitang-kita natin dyan, na merong dalawang phase, yung second coming ni Jesus. First, the rapture. Pangalawa, yun pong tinatawag nating yung talagang aapak si Jesus dito po sa lupa. So yun po yung second coming of Jesus. Sa rapture, merong mangyayari bago dumating ulit ang Panginoon. Sa rapture of the church, so yan po malinaw sa atin na yung mga mararapture, hindi lahat ng mga Kristiyano. But only yung mga prepared and then yung may mga langis. Kaya napaka-importante, kaya pinipreach natin, pinag-aaralan natin ito so that mag-create tayo ng awareness, tumaas yung level ng awareness natin sa mga mangyayari in the future. And then kapag tumaas yung awareness natin, ganun pala, so ngayon tayo, yung response natin, ngayon ay magpapakabuti tayo, magiging matapat tayo kasi ganun pala. Amen for that. So sabi niya, yung rapture of the church, so meron diyang mangyayaring the bema judgment o yung tinatawag natin yung rewarding, the theology of the rewarding. Then pangalawa, sabi po diyan yung marriage of the supper of the lamb, yung ikakasal tayo sa Panginoon, ibig sabihin yung kapag naisama na tayo kay Kristo, wala nang makakapaghiwalay. Meron tayong forever kay Kristo. Amen. Kung dito walang forever kay Kristo, may forever. So kapag kinasal na tayo sa Kanya, ibig sabihin ng kasalan kasi it's a covenant. Ibig sabihin ng marriage, ito ay talagang wala nang hiwala yan. Ibig sabihin talagang sayong-sayo na at sa atin na talaga. Yung part na talaga. So long distance pa rin yung relationship natin sa Kanya. Pero pagdating ng rapture, kapag nakasama ka sa rapture, dun na talaga ikakasal tayo sa Kanya. Amen? So, bema judgment. Bibigyan tayo ng mga, kung ano yung ginawa natin dito, so bibigyan ka ng mga award, mga reward, na manggagaling sa Panginoon mismo. Kasi sabi ng Panginoon, babalik ako, sabi niya, nakasama ang mga reward. Dala-dala niya. So nandun siya, sasalubungin natin sa alapap. Then marriage,
Then the great worship in heaven, binasa natin last Sunday, sa Book of Revelation, talagang kitang-kita na merong matinding pagsamba sa langit kapag nandun na tayo kasama ang Panginoon. Sino yung mga sumasamba doon? Tayo na mga na-rapture. Amen. So, then, habang may nangyari doon sa taas, merong nangyayari dito sa baba, may dalawang phase din siya, sabi niyan, first is the 3.5 year na yung deception period. Heto yung magdi-deceive si Antichrist. Sabi po ng Revelation, magpapakita siya ng mga himala. Magpapakita siya na talagang napakabait niya, tumutulong siya, nagki-care siya, kaya yung mga tao talagang magiging malapit sa kanya. Sabi ng Revelation, mamamangha talaga sila sa kanya. Kasi even yung mga sugatan, yung mga mahihina, kapag inilapit sa kanya, talagang napapagaling niya tapos dumalakas. So kaya talagang makukuha niya yung loob ng mga tao. And then yung pangalawa is yung unveiling period, yung after the 3.5 year, ngayon i-unveil na niya yung sarili niya. Yung Antichrist. Kapag sinabing Antichrist, ito talaga, kung i-describe natin, talagang napaka-amo ng kanyang mukha. Talagang mapapaano ka talaga sa kanya, yung mag-give in ka. Talagang bibigay ka kasi napaka-amo niya. Sabi nga ng Bible, siya ay nag-aanyong tupa. Pero yung nasa loob niya, isa palang, sabi niya, isang talagang nagnangalit, isang galit na galit na lobo. So ganun siya. So after the 3.5 year, then the 3.5 year, another 3.5 year, i-unveil niya yung sarili niya, magpapakita na siya ngayon ng heto ako. Kung kay Duterte ka may nabakal, sa kanya ngipin na matutulis talaga yung ipapakita niya. Talagang dapat lahat sumunod, lahat ng pinapagawa niya dapat gawin. Kaya nga nandyan may hirapan talaga yung mga may iwan. Yung talagang sinasabi ng Matthew chapter 24 na you will be persecuted. Persecution, number one, yung ipipersecute ka, hahabulin ka, nangahabulin. Kaya yung mga may iwan dito, dahil ayaw magpatatak, sinasabing kay Kristo sila, so merong mga great armies si Antichrist na talagang hindi ka titigilan. Ahabulin at ahabulin ka talaga hanggang sa mahuli ka nila. Kaya yung pangalawang, yung persecution, yung tinatawag nating pressing on. Yung para kang ubas na talagang ilalabas yung katas mo, talagang pipigain ka, pahihirapan ka, para lang i-deny mo si Jesus bilang iyong Diyos. So kapag hindi mo siya dininay, you will be beheaded. Pwede kang pugutan ng ulo, pwedeng gawin lahat sa iyo kagaya ng ginawa sa mga disciples ni Christ. Kaya ang tanong ko last Sunday sa atin, nanaisin mo bang maiwan sa Great Tribulation? Or magpupursigi ka para makasama dun sa mararapture? Kapag sinabi natin Great Tribulation, hindi siya biro-biro. So, after nung nangyaring yon rapture, nangyari yung mga yon tapos ang 7 years, heto ngayon darating muli ang Panginoon, yung second coming of Christ. Diyan na talaga, dadating, bababa ang Panginoon dun sa bundok ng mga olibo, kung saan siya umakyat in Acts chapter 1, kung paano siyang nakitang umakyat ng mga disciples, ganun din siyang bababa. So yun yung unang-unang lupa na tutungtungan ng kanyang mga paa. Sinong kasama niya? Yung mga great armies niya, kasama yung mga na-rapture. Yung mga binuhay na mga mananampalataya, tapos tayong mga buhay na dadatnan pa ng Panginoon. Kung dadatnan pa tayong buhay ng Panginoon, kasi hindi natin alam kung kailan ang rapture. Sabi nga, ang rapture ay wala po talaga siyang sign. Kaya nga biglaan talaga siya. Biglang mawawala yung kasama mo, na-rapture na pala. Walang notification, walang paalam. Di kagaya ngayon kapag merong malakas na bagyo, nagtitext ang NDR RMC, nagtitext yung mga ng mga text messages na nagpapaalala na merong ganito, merong ganito, merong ganito. Sa rapture, wala. Walang text messages na magsasabi na, okay, mag-ready na kayo, mga mananampalataya, kasi in just 5 minutes, sabi niya, mag-rapture na, so ikaw ngayon, mag-prepare ka. Walang ganon.
Sa rapture, walang notification, walang messages, walang any, walang anumang sign, basta-basta lamang mawawala tayo. Sa dadatnan ng mga buhay ng Panginoon, ng mga mananampalataya. So then, darating ang Panginoon. Sa second coming, yan po yung tinatawag natin na may mangyayari dyan sa second coming. Kaya babalik ang Panginoon kasi ipagtatanggol niya yung kanyang bansa. Yung bansang Israel na kanyang pinili. Kasi darating ang time, lahat ng mga bansa magkakaisa. Sa pamumuno ni Antichrist, silang lahat ay magtitipon-tipon, lulusubin nila, dudrugin nila ang Israel. Pero napakabuti ng Panginoon dahil nasa kanilang pangako ng Panginoon, kahit napakaliit na bansa, hindi nila malupig-lupig ang Israel. Kasi nandun ang pangako ng Panginoon. Never kang magagapi. Never kang babagsak. Kasi bakit? Nasa sayo ang pangako ng Panginoon. Amen? So kapag nandun na siya, bigla siyang bababa. And then, sabi doon ay habang yung the Battle of Armageddon, may nangyayaring pinupuksa nilang Israel, biglang darating ang Panginoon kasama yung mga hinirang niya, yung mga sa kanyang kaningningan. Talagang matatalo sila. Yun yung pinakamakapangyarihang beam na talagang napakamakapangyarihan ng Panginoon. Doon lamang sa kanyang sobrang ningning niya, talagang mapupuksa sila. So sa second coming ni Jesus, yung Battle of Armageddon, of course, mananalo ang Panginoon. Pangalawang mangyayari, sabi diyan, nandyan si Satan, igagapos siya. Revelation chapter 20, verses 1 to 6. Tingnan natin. Sana nagdadala din kayo ng mga Bibles. Amen? So sa susunod na magkita-kita tayo ulit, sana lang, kung meron naman, huwag niyong iiwan. Kasi, papaano, no? Ang halimbawa, lahat ng biglang nag-rapture ta sa sabi ni Jesus, so lahat ng mga walang Bible, may iiwan. Diba? So hindi naman siya ganon. Dalhin lang natin para makasabay tayo kasi minsan ang pinupost po natin dito ay English version. Revelation chapter 20. Tignan natin, Revelation 21:6. Pagkaraan na ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng baging walang hangganan ang ilalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, noong unang panahon na hindi niya rin, noong unang panahon, sabi diyan, sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, noong unang panahon, na siya ring Diablo at Satanas, na ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Verse 3, inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang ilalim. Saka sinarahan at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya sa mga bansa. Hanggang di natatapos ang 1,000 taon ito, 1,000 taon, pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Napakitas ako sa mga, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng mga karampatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo at kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. So malinaw in Revelation chapter 20 verses 1 to 6 na sa pagbalik muli ng Panginoon, sabi diyan, of course mananalo siya dun sa Battle of Armageddon and then itatapon si Satan doon sa bottomless na ibabagsak siya doon for 1,000 years. Walang tigil yung pagbagsak niya. Bottomless, walang katapusang kailaliman. So habang naghahari ang Panginoon dito po sa lupa, si Satan ilalagay siya doon. At mahuhulog, isasara, isiselyo
Sabi, may isang anghel na may dalang padlock. A heavenly padlock. Na walang sino man na makakapagbukas. So anong mangyayari? Sagutin natin ngayon yung mga question. Sa slides kanina, yan. Sa 1,000 taong paghahari ni Jesucristo, ano ngayon yung mangyayari? Bakit merong ganito? Sabi yan, bakit may ganitong senaryo o pangyayari? Pangalawa, kanino ito, kailan ito magaganap? And then, saan ito magaganap? Ano ang mangyayari sa 1,000 taong paghahari ni Jesus? Then meron pa yan. Ano ang atmosphere o environment sa millennial reign of Christ? Sagutin natin yung mga tanong na yan na sa tulong din ng, of course, ng Bible, kasi hindi natin lahat yan masasagot, kasi napaka masalimuot talaga ng mga pag-aaral na yan. So kung hanggang saan lang natin kaya at kung hanggang dun lang tayo sa safe. Amen? So kailan ito, bakit may ganitong senaryo? Una, upang ibalik ng Panginoon para igapos si Satanas. Para ibalik yung original plan ng Panginoon. Kasi sina Eva at Adan, kung mapapansin natin, ganun yung plano ng Panginoon sa kanila. Pero nag-fall ang tao, naging makasalanan ng tao, nadamay lahat. So, babalik ang Panginoon, kaya nga po merong millennial reign of Christ, ipapatikim ng Panginoon yung pangako niya sa tao. Mangyayari ulit yung doon po sa time ng Garden of Eden. Mangyayari yung, kasi tayo ngayon, yung ginagalawan nating mundo, it's a fallen world. Kapag sinabing fallen world, magkabila at kabilaan, maya at maya, may mga nangyayaring kasalanan, may nangyayaring patayan, kasi ito ay fallen world. Naghahari ang kasalanan. Sino ngayon yung ruler ng ating mundo? Si Satan. Mula nung na-fall or bumagsak ang tao sa kasalanan, ang naghahari na sa mundo ay si Satan. Do tayo, hindi niya tayo pag-aari, pero ang ginagalawan natin ay pag-aari niya. Hindi niya pag-aari, siya yung nagro-rule. Kaya para may patikim sa mga tao yung talagang original plan ng Panginoon, i-restore niya yon, igagapos niya si Satan para wala nang manggulo sa atin. Kasi ngayon, maya't maya, even us bilang mga Christians, maya't maya, nanghihina tayo. Maapoy ka ngayon, maya-maya, babagsak ka. Malakas ka ngayon, maya-maya, madideceive ka ni Satan. Babalik muli sa kanya kasi nasa fallen world tayo. Pero doon, kaya nga gustong ipatikim ng Panginoon sa atin yung kanyang original plan. Bakit merong ganito? Yun nga, para iparanas ng Diyos sa atin yung kanyang paghahari. Para maramdaman natin personally yung anong klaseng hari itong ating sinasamba. Yung ating hari ng mga hari. So, pag dumating yung millennial na yon na reign of Christ, wala nang ibang leader, kundi siya. Alam niyo po, nakakatuwa doon. Lahat ng mga nakasama na mga na-rapture ng Panginoon, tayo'y magiging mga priest. Isang benepisyo yon para sa mga mara-rapture. Ibig sabihin, kung mainit ka ngayon, na-rapture ka, pagdating ng millennial reign of Christ na 1,000 years, priest ka. Ano yung ginagawa ng priest? Ibig sabihin, may position ka doon. Walang kapikapitan doon. Walang mayor. Walang governor. Walang presidente. Ang Panginoon, tapos yung kanyang mga priest. Ibig sabihin, leader ka doon. Amen? So kung ikaw ay priest, ano ba yung trabaho ng priest? Sila yung tagapamagitan. Kapag mayroong gusto yung mga tao, of course, sila yung magsasabi sa Panginoon. Ibig sabihin, nakakasama mo, nakakausap mo ng one-on-one ng Panginoon. Hindi ba masaya yan? Tapos kapag may gusto ang Panginoon, ipapasabi niya sa kanila.
Ganun ang magiging trabaho natin doon. Nakakatuwa yan. Kung ngayon, kapag mayor ka, talagang tuwang-tuwa ka, mas matindi ka kapag high priest ka. Pagdating ng millennial reign of Christ. Amen? So yun po siya, paghaharian ng Diyos ang lugar na ito. Ang mundo. Paghaharian niya yung mundo. Kasama tayo. Sino pa kami mang kasama? Yung mga binuhay ulit, sabi ng Revelation chapter 20, yung mga binuhay na namatay doon sa pagiging martir nila. Yung naiwan nung nakaranas ng Great Tribulation, dahil talagang pinanindigan nilang mga Kristiyano sila, pinugutan sila ng ulo, bubuhayin sila ulit ng Panginoon, kasama natin sila na magre-reign. Kasama natin sila doon sa pagre-reign ng Panginoon sa 1,000 years. Biruin mo, buhay ka ng 1,000 years. Eh ngayon, hanggang 100 lang yung tao. Di ko alam sa mga next generation, baka ngayon nga, 70, kapag umabot kang 70, tuwang-tuwa ka na. Eh sa mga kinakain natin ngayon, di natin alam yung mga next generation kung hanggang ilan na lang yung edad nila. Pero sa paghahari ng Panginoon, kasi binuhay na tayo noon, yung katawan natin is a heavenly body na siya. Hindi ka na pinagpapawisan. Diba? Kung ngayon medyo kapag pinagpawisan ka, yung gabi na amoy araw ka pa, bingi na babaw ka pang aldo. Tapos itang istong may pawas kang bagya, medyo, katindi mo. Diba? Itang talagang potang linapit ka kaya, talagang may slain la. Aluha, kaya presensya mo. Amen? So, ganun siya. Ganun katindi ang Panginoon. So, ano, bakit merong ganun? Kasi ipaparanas ng Panginoon yung ganun. Una, tatalunin niya yung mga lumalaban sa kanyang kaharian, dun sa kanyang piniling bayan. Alam niyo po ba na napaka-bless ng Israel? Kasi habang pinag-aaralan ko ito, nagtataka ko, sabi ko, Lord, bakit meron pang salvation dun sa millennial reign of Christ? Meron pang another salvation dito. Kasi ang Israel, dahil talagang pinili sila ng Panginoon, ibig sabihin, babalikan talaga sila ng Panginoon. Yung makukuha lahat, kasi diba sa sinabi ni Pastor kanina ng umaga doon po sa Zechariah, kung alam lang ng mga Hudyong ito, na yung inulus nila, yun talaga yung hari ng mga hari, sana hindi na nila ginawa, sana sinamba na nila. Yung talagang magngangalit, yung ngipin nila, manghihinayang sila. Kasi totoo pala na si yung Jesus na pinapatay natin, yung Jesus na binigay natin kay Pilato, yung Jesus na gato, siya pala nga lang talagang Diyos. So kaya ang gagawin ng Panginoon sa kanyang millennial reign, yung 1,000 years, pupunta siya talaga sa Israel, sa Jerusalem. Makikita siya ng mga Hudyo at talagang doon, yung mga Muslim na mga kapatid natin talagang sasambayin ang Panginoong Hesus na buhay. Kaya nga sabi ko, napakapalad talaga ng mga Israelita. Doon nag-fail sila, doon ngayon tayo, ang salvation natin by faith, sila talagang pupuntahan sila ng Panginoon. Napaka-special sa kanilang Panginoon. Kaya ganun talaga ang Panginoon kapag pinili niya, hindi niya pababayaan. Kaya kasama tayo doon. Kasi tayo, ang tawag sa atin ay mga spiritual Israelites lang. Idinugtong lang tayo dun sa talagang mga pinili ng Diyos. Kaya yung mga talagang pinili ng Panginoon, sabi diyan talagang babalikan niya at yung mga naniwala sa Kanya, makakasama natin dun sa reign of Christ. May itinatangi bang Panginoon? Wala. Dahil yun ay covenant niya sa Old Testament. Sabi niya, basta kayo mga anak ko, ako Diyos nyo, kayo akin, walang magbabago doon. Basta yun ang pangako niya kasi ang Diyos natin kapag nangako, hindi niya yun kayang, hindi yun mapapako. Basta kung anong binigay ng Panginoon na pangako, kung anong pinangako ng Panginoon, tinutupad niya. Kaya kung may tinanggap kang pangako ng Panginoon, tutuparin niya yun. Eh kami gagana ka. Amen? Sabihin mo kayang kagulutan mo nga, sige nga. Sabihin mo sa likod mo, sabihin mo, tutuparin niya yon. Kung may pangako, siyempre meron siya.
Di ba kaya napakabuti ng Panginoon? Sabi nga po namin, pinag-aaralan namin kaninang mag-asawa ito, sabi ko, alam mo, sabi ng Melissa, makainggit naman din Israelites. Sabi ko, huwag ka maingit. Kasi tayo ngayon, spiritual Israelites na. Amen. Sino dito yung spiritual Israelites pumalakpak ng malakas? So nandun siya, nagahari ang Panginoon. So sabi niya, bakit ito mangyayari? Kailan ito magaganap? Magaganap ito dun sa picture natin kanina ate. Magaganap ito dun sa yung sinabi ko kanina na dun bababa ang Panginoon doon, tapos talagang paghaharian niya yung kanyang base na paghahari, ang Jerusalem. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung mayaman kayo ngayon, bumili kayo ng lupa sa Jerusalem. Diyang kapiranggo siya. Diyang ita mong, diyang sakto yung mitalakad itang pole. Tapos kaya tamo niyang babo, italakad. Sali kang dita kagabon, pwede pang diyang Kenya mo, pwede na ako Kenya. Tapos magpatalakad kang makabang pole, kalupa na itang kiyang kaya, Dragon Ball Z. Ibig sabihin, maghahari ang Panginoon, mangyayari ito yung 1,000 years after ng second coming niya, pupunta siya doon. Magaganap ito dun sa bundok ng mga olibo, dun sa Acts chapter 1, kung paanong nakita ng mga disciples niya, kung paano siya umakyat, kasi dun siya umakyat. Kaya napaka Mount Olives, talagang napaka-biblical niya, napaka-yaman niya pagdating sa Bible. Mount Olive and then Jerusalem. Bababa siya doon. Kasama tayo. Kaya eka pa ilakwan. So ayun siya. Kailan ito magaganap? Saan ito magaganap? Doon po siya magaganap. Ano ang mangyayari sa 1,000 taong paghahari ni Jesus? Maghahari siya, ipapatikim niya yung leadership niya. Paano yung leadership ng Panginoon? Napaka-perfect ng leadership ng Panginoon. Kung nung una may naghudas, sa time na to wala nang maghudas. Amen? Sabihan mo kayang kasipin mo, yaka maghudas that time. Pota, di ba? Na pwede rin hudas ka rin. Kasi ipapatikim ng Panginoon yung paghahari niya, talagang heto siya, ipaparamdam niya, ipaparanas niya. Kasi may meron tayong next question dyan na, yung paghahari niya, talagang napaka, yung atmosphere, napaka-perfect, napaka-payapa. Ito yung minsan yung, di ko alam kung napuntahan na kayo ng isang grupo, yung tinatawag nating GW. Ito yung lagi nilang pinapakita mga pictures, even sa kanilang mga, yung pinamimigay nilang mga leaflets. Yan o, di ba ganyan siya? Yung pagpapakita ng kapayapaan. Yung talagang kahit kasama mo yung mga mababangis na leyon, sabi po ng Isaiah chapter 11 verse 6 to 8, tignan natin Isaiah chapter 11 verse 6 to 8, Isaiah 11, 6 to 8. Sabi diyan, the wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. Pinapakita ng talatang iyan kung gaano kaperpekto, kung gaano kapayapa sa darating na panahon. Ngayon, kapag pinaglapit mo magaling ang Bible, yung pinagtugma niya yung talagang magkalaban. Yung isa kinakain, yung isa hinahabol, yung isa nag-ahari. Yung hindi mo sila pwedeng pagsamahin kasi parang aso't pusa. Hindi mo sila pwedeng pagsamahin kasi parang pusa't daga. Ahabol, ahabol at habol ang pusa para makuha niya yung daga. Parang ganun siya. Kaya pinapakita na mayroong kapayapaan kapag ang si Jesus na ang naghahari dito sa 1,000 years. Hindi po ba nakakatuwa yun na nandun tayo at kasama tayo? Amen? Yung wala ng pandemic, walang SARS, walang ENCOV, walang nagkakasakit kasi mga glorified body,
walang, di ko alam kung paano yun kasi mas hindi masyadong ganun kadetalye ang Bible. Eh, kubalo nung mag-obrata pa ka rin. Pero siguro para tuloy ang buhay, pero kasi sa Garden of Eden, sabi ng Bible, wala kayong ibang gagawin, basta kainin nyo lang yung gusto nyo dyan. So ang gagawin mo na lang doon, kakain ng kakain. Kaya pala mag-practice na kanginin, eh. Nga po, panikang mama nga ng mama, lahat ang giwa ng mama, mag-practice ko mo, mama. Diba? So, ganun nang pwede. Ibig sabihin, kasi nung na-fall ang man sa sin, doon lang sila nagbungkal ng lupa. Ibig sabihin, doon lang sila nagtrabaho. Pinagpaguran nila yung kakainin nila, yung pangangailangan ng katawan nila, pinagpapaguran nila. Pero sa reign of Christ, sabi, ibabalik tayo doon sa original plan ng Panginoon, i-restore niya yung original plan niya. Ibig sabihin, talagang yung buhay ito, napakapayapat, napakasarap. Itang kung ngayon, inggit na inggit tayo kapag yung ibang bansa, nakikita natin na, o't kaya kayong Pilipinas, salang mansana, sa amin eh. Kailangan mo pang sali. Kaya nga luang bansa, pamiyadalarang mansanas, boto daw at syuka ka rin, ating mga ganakang citizen na patse talagang malulot na laret ang karelang mansanas, ay pwede kang kumae. Kaya nga yung libre, aratilis na mo. Nangangawas ka rin ang aratilis. Sariya sa larang libre. Bayabas minsan, pero pamulyonda ka po. Pero doon sa time ni Jesus, kapag nag-rain siya, talagang mapapawaw ka. Kaya kung ikaw ngayon ay mananampalataya, dapat naisin mo talaga na talagang ang titignan mo, magiging hari ng buhay mo talaga, ay yung hari ng mga hari. Yung talagang savior mo, yung si Jesus Christ, wala nang ibang savior. Amen? Sabi na pong pastor, dapat tayo ka magadwa, iya mo ang dili. Ay, pastor, mas ang tingnan nga doon, bang sigurado, hanapin namang cup kain, eh. Buti na, malay cup kain. Bota, yalben, eh. Kasi dati, sabi ko, sisimba ka pag yatang metong, church din ang simbahan. Sabi ko, bahay ka naman pa sana. Bayang sigurado, ha, na, nung yung sigurado yung kaya katamu itang karin, nung itang naman karin, at sigurado yung kain, bayang ka nung sigurado. Pati Jerome, nyapin magloloya, maadwa yung girlfriend, o, adwa ka girlfriend ako, dapat metong mo, kung sano ka pa mo ako. Sabi na bapas, bang sigurado, atin niyang fallback. Joke lang yon, pero totoo yan. Ibig sabihin, kung talagang ang Panginoon ng hari mo ngayon, gawin mo na siyang totoong hari ng buhay mo. Ibig sabihin, siya na yung nasusunod sa buhay mo. Wala nang ibang hari sa'yo. Nung lalaki kang yan eh, of course, ating kang pwedeng maging reyna dating alto, pero dapat sabihin mo lagi kayo, i-remind me na, reyna at ka mo, pero ating kung hari, dapat siya pa rin ang masunod. Amen? Halipot ang binawal na kayo, pati sinimba ka pa ka rin. Eda, nakaburi. Pati sinimba ka pa ka rin. Ay, sige, may break ka ta. Sabihin mo kaya, eka, kawalan ka na ako. Kawalan ko, keka. Di ba? Ibig sabihin, may hari ka. Kung ikaw naman ang babae ngayon, of course, meron kang magiging hari pagdating ng araw din. So, dapat ganun din. Kaya kapaibawal kaya patungkol kang Kristo. Amen. Butang binawal na kahit. Born again ka pa ka rin. Makakarina ka rin ako. Butang asabyanda na, ay, boyfriend mo pala, born again niya. Sisimbaya pala ka rin, mamaglundag lang, kaguluda. Sabihan mo kaya ba? Hari ka kini-kini. Hari na, pero ating kung hari kayang be. Amen. Tandanan mo, sa kanya na muna yung sarili mo, tandanan ko itamo. Tandanan ko itamo, parang ba mong iakalimang personal. Yun ang hari ng buhay mo, ang hari ng mga hari. Wala nang iba. Tagapagligtas, tanging ang Panginoon lamang. Amen. Wala nang iba. Kaya kamanuwala ka rito ang tagapagligtas na rin halwa. Sabi na, uya ko yung mesaya. Like, mesayad ka mo eh. Meto niya yung mesaya. Eh, Jesus. Amen? Eh, kung manuwala ka rin ang mesayad, maniniwala lang tayo doon sa nag-iisang mesaya ng buhay natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Eh, kung manuwala ka rin ang mesayad, di ba?
doon tayo sa totoong Mesaya ng buhay natin. So, sabi diyan, ano ang atmosphere? Eh, yung environment doon, napakasarap, napakaganda, napakaperfecto. Eh, kamanmanan nam, tutubo lang. Kung sa time natin ngayon, tumutubo lang yung mga, may iba, may mga rambutan, may ilan-ilan, pero mas malalago talaga yan sa parting Laguna, sa Lanchones, yung deng tutubo kasi kaya katang Bayabas, Atis, detangay ganang mura, pero pero detangay ganang mal talagang kaya ngalong bansa, pero potang datang ni Jesus, diyang no ka rin tutubo la rin. Eh, ano muna kailangan mong talong bansa para makapana, eh, muna kailangan mong tabagyo para mamitas kang kaya ka rin, nangangas ka rin, ha? Strawberry. Mismong potak yung kilikili mo, tutubula rin strawberry. Joke lang. Ibig sabihin, napaka-perfecto, napaka-buti ng Panginoon. Kapag siya na yung nag-ahari, napaka. Amen? Nai-imagine po ba natin ito? Yung talagang ala ng, wala ng asong mamulang na manginis. Ala na kang katao. Buri sabihin, payapa, wala ka ng takot. Kahit maglakad ka sa dilim, kahit maglakad ka sa ano ba, wala ka ng takot. Kasi, nag-ahari ang Panginoon, merong kapayapaan at punong-puno ng kasaganaan. So, yun po yung magiging atmosphere ng pag-ahari muli ng Panginoon. And then, sabi diyan, sino-sino ang maninirahan sa millennial reign of Christ? Revelation chapter 20, verse 4 to 6, yun pong sinabi ko kanina na tayo, na yung mga mananampalatayang binuhay noon, tapos yung mga na-rapture, then yung mga namatay dahil dun sa Great Tribulation, makakasama ng Panginoon doon. At siya yung ating magiging hari. Ang layunin ng millennial reign of Christ to fulfill the remaining prophecy, Isaiah 11:5-8, yun po yung magiging payapa ang lahat. Then sa New Testament, John chapter 10 verse 10, di ba sabi diyan? John chapter 10 verse 10, sabi, yung bibigyan ko kayo ng ganap, yung buhay na kasiyasiya at buhay na ganap. Kung ang buhay mo ngayon may kakulangan, sa panahon na iyon, wala nang kulang. Ang buhay ay ganap. Ibig sabihin ng ganap, parang itong yung sa Psalm 23. Yung kapag binasa mo yung Psalm 23, sabi niya, wala na akong kailangan pa. Ibinigay na lahat. Pinuprovide ng lahat ng Panginoon. Yung kahit isa kang usa, hindi ka nabibingi sa lagaslas ng tubig. Kasi yung mga usa, matindi daw yung anong pandinig nila. Kaya pag nakita ang usa, malayo pa lang yung kalaban, yung gustong sumila sa kanya, naririnig na niya. So ganun siya. Ganun yung pangako ng Panginoon. Bakit? Ano ang layunin ng millennial reign of Christ? To fulfill the remaining prophecy. To restore God's original plan. Yun po yung kanyang tutuparin. At bago tayo mag-close, sabi diyan, hetong millennial reign of Christ, napaka, kapag in-imagine natin, so sa susunod nating pag-aaral, yung ibababa ni pastor yung heto na siya yung dun sa eternity. Magkaiba pa yon. Pastor, bakit magkaiba pa? Bakit hindi na lang yon? Kasi babaguhin ng Panginoon ito, mawawala itong lupa. Kung dun sa 1000 years reign ni Christ, heto yon, hetong mundo, itong mundong ito yung pag-aharian niya. Para lamang mapatikim ng Panginoon sa atin yung ipinangako niya doon po sa Old Testament kina Eva at Adan na mapapatikim niya sa atin dito sa mundong ito yung kasaganaan. And then, hindi ito yung final destination natin. Pagkatapos ng 1,000 years, ngayon, sabi yan ay bababa ang bagong langit at bagong lupa. At yun na yung ating eternity. Doon na talaga tayo maninirahan. Pastor, bakit hindi na lang 'yon? Kasi dahil ang mundong ito ay na-fall. Hindi ito pwede.
do paghaharian ulit ng Panginoon, itong mundong ito, papalitan ito ng bago. Parang tayo. Alam niyo ba, napakabuti naman. Ito ay nagpapakita din ng sa atin na kapag tayo ay nagkipag-isa kay Kristo, sabi po, di ba, tayo ay bagong nilalang. Ibig sabihin, binabagong lahat ng Panginoon. Kapag tayo nasa Kanya, binabagong lahat ng Panginoon. Sabi po in Philippians chapter 2, verse 10 to 11. We will end sa verse na ito. Philippians chapter 2. May natututunan po ba tayo sa ating pag-aaral? Philippians chapter 2. Yan na. Magkantanog yung kabila. Philippians 2, 10 to 11. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniluhod at sasamba sa Kanya. At ipinapahayag ng lahat ng na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Lahat ng mga tuhod ay luluhod kapag nakita na natin ang muling pagdating ng Panginoon. Nakakatuwa yun kasi kasama tayong bumabalik ng Panginoon. So, yung sabihan, millennial reign of Christ is the most exciting event on earth. Yung kung ma-excite ka man, heto yung nakaka-excite. Yung aabangan mo talaga. Kung dito ilang taon lang tayong mananatili sa mundong ito, pero kapag dun sa time ni Jesus Christ, eternity. Kung dito may kakulangan, dito may pagsubok, dito hindi perpekto, hindi ganap, hindi kasiyasiya yung buhay natin, kapag pinagharian na tayo literally ng Panginoon sa Kanyang pagdating, everything is well. All is well. Kaya laging may challenge sa atin na let us aim. Mag-aim tayo na makasama si Kristo. At mag-aim tayo na makasama yung ating mga kaibigan, yung ating mga loved ones. Yung lahat ng alam mong importante sa'yo, ngayon pa lamang, sabi nga, habang bukas ang daong ni Noah, habang bukas yung talaan ng Diyos sa langit, yung libro ng buhay, kumilos na tayo. Kaya natutuwa ako ngayon, may mga bago. May mga bagong mukha kanina nakita ko. Tuwang-tuwa ako doon kasi at least, di ba, hindi tayo nagpapabaya kasi alam natin na hindi biro-biro yung pagiging Kristiyano. Hindi biro-biro yung mga pwede pang mangyari sa darating na panahon. Ang buhay mananampalataya ay hindi joke. Hindi siya biro-biro. Salamat sa Panginoon kasi may mga pagkakataon na tayo'y sumasamba sa ganito. Tayo nakakapunta sa church. Bakit? Nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Napupuno yung lalagyanan natin. Nilalagyan ka ng oil ng Panginoon. Naniniwala ka ba ngayon na habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, pinupour out ng Lord ang oil niya sa'yo? Para saan? Para tayo makarating sa gustong paroonin ng Panginoon sa bawat isa. Yung hindi magkukulangan ng oil. Lord, gusto po namin yung overflowing oil. Yung sobra-sobra para pwede namin i-share sa iba habang meron pang panahon. Kasi kapag dumating na si Jesus, hindi na pwedeng mag-share. Ngayon pa lamang i-share mo yung oil sa iba. Can we please bow down our heads? Let us pray.
napakabuti mo, Panginoong Jesus. Hindi ka pa man namin kasama literally, but Lord, damang-dama namin yung kalapitan mo. Damang-dama namin yung presensya mo, Panginoon. Ngayon pa lamang na nandito kami po, Lord, sa fallen world, sarap na kami kapag nararamdaman namin yung presensya mo, kapag pinaparanas mo ito. Wala nang ibang sasarap pa na pakiramdam kung hindi ang manatili sa presensya mo. Kaya Lord, tulungan mo kaming mag-aim. Tulungan mo kami na magsikap. Tulungan mo kami na mas hangarin pa. Panginoon, na talagang kami maging totoo. Hindi lang kami maging professing Christians, but kami maging totoong mga disciples. Ayaw naming marinig pagdating ng panahon na umalis ka dyan, I never know you. But Lord, gusto naming marinig yung napakasarap na words na manggagaling sa'yo. Yung word na, well done, my good and faithful servant. Lord, yun po yung nais naming marinig. Hindi yung ipagtatabuyan mo kami. Kaya ngayon pa lamang habang may pagkakataon kami na bumawi pa, habang may magkakataon pa kami, Panginoon, Lord, ngayon pa lamang, Lord, we proclaim that you are the King of Kings and Lord of Lords ng aming buhay. Ikaw lamang ang aming tagapagligtas at wala ng iba pa. Dito sa silong ng langit, tanging pangalang Hesukristo lamang ang iyong ibinigay para sa ikaliligtas po namin. Salamat meron kaming time to serve you, Lord. To serve you more. Maraming salamat po. Lord, continue to build, Lord, yung excitement spirit, Lord, sa amin pong mga buhay. Continue, Lord, to build up, Lord, our faith habang pinag-aaralan namin itong araling ito. Continue, Lord, to build up, oh God, yung aming relationship sa iba habang hinihintay ka namin. Maging witness kami para sa iyo. Hindi kami magtunganga kagaya ng mga disciples in Acts chapter 1, inaabangan ka ulit. But ang utos mo sa amin ay go beyond. Ang utos mo sa amin ay go and make disciples. Lord, we thank you. We magnify your name. We salute you as our King of Kings. We salute you as our God, Lord. We salute you, Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon, wala nang iba pa. This is our prayer, our thanksgiving. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, amen. Amen. Focus on the Lord. And be like Caleb. Caleb and Joshua, kung naaalala nyo po yung story nila, is kasama po sila sa mga spies na pinadala sa Kanaan. Pero silang dalawa lang, kalaban yung sampo. Yung sampo nagbigay ng negative news kasi yung isip nila, yung mindset nila pang mundo. Pero si Caleb and Joshua,
they focus on the promise of the Lord. Kaya po kanina narinig ko po yung Psalm 23. Ang gandang chapter to meditate. Sabi niya po doon, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters." Ang gandang promises. "He restores my soul." Sabi niya po dito, "He guides me in paths of righteousness for His name's sake." And eto pa, "No fear, Christians, because this is the promise of the Lord. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. The Lord God is with us. Your rod and your staff, they comfort me." Next po, sabi niya pa, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows." Ang gandang promises. And if you believe that the promises of the Lord, tutuparin niya, pumalakpak nga po kayo na malakas. And sabi niya po dito, "Surely the goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Yung 1,000 years of reigning, hindi pa pala yun. Kala mo yun na? Hindi pa. May eternity pa. Sabi niya dyan, "I will dwell in the house of the Lord forever." Kaya mga kapatid, mag-invest po tayo for heavenly riches. Let us pray po for our offertory. Hallelujah, Jesus. Oh, we continue to praise your holy name, Panginoon. We acknowledge you as our Lord and Savior in our hearts and in our lives, Panginoon. Patuloy, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga pagpapala na patuloy niyong pinaparanas sa amin. Lord God, maraming salamat sa kaurasang ito. Na patuloy, Panginoon, na binibigyan niyo po kami ng linaw, binibigyan niyo po kami ng wisdom na maintindihan ng iyong mga salita. Lord God, you said na whoever sows bountifully will reap bountifully, Panginoon. Kung sinong nagtanim ng marami, siya nga ani ng marami. Kung kaya't, Panginoon, we will invest in your house, we will invest in your name dahil naniniwala kami, Panginoon, that you are a promise keeper. And no matter how long the wait, Panginoon, dahil sa inyo kami nagtitiwala, sa inyo namin pinagkatiwala ang lahat ng mga panalangin namin, Lord, tutuparin mo ito, gaano mang katagal ang paghihintay. We will rejoice in the wait, Panginoon, and nawa'y bless niyo po ang lahat ng kamay na magbibigay para sa inyong gawain. Bless each and every one of us, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen. Sino dito yung pinagpala ng Panginoon? Ay, mahina. Yung pinagpala ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, gustong-gusto ko din yung, alam, napakasarap nga ng Psalm 23, no, ate? Kahit ulit-ulitin mong basahin kapag binabasa mo, parang, yung word, mayroong word doon na sabihan, because He's with me. Amen? Kasi kasama natin ang Panginoon. Kung may pinagdadaanan tayo ngayon, parang may pumipigil para hindi tayo makaabot, kasama mo ang Panginoon. Amen? And He's, hindi lang siya with us, He is for us. Amen? Iba kasi yung with us, tsaka yung He is for us. Yung He is with us, opos, kasama natin siya. Pero kapag sinabi mong He is for us, ibig sabihin, kahit anong gagawin at gagawin niya yung lahat ng bagay, para magtagumpay tayo at para ipagtanggol tayo, hindi kanya pababayaan. Amen? He's with us and He is for us.
Kaya ibig sabihin, kung He is with us na, tas He is for us pa, ibig sabihin, sa Diyos, walang mahina. Ating inulisaksap na walang himala. Ano tingdamke? So, ibig sabihin, kung He is with us, He is for us, ibig sabihin, sa Diyos, walang ay, dapat tumatayo kayo tapos pinapalakpakan ng Panginoon. Kung He is with us, then He is for us. Sa Diyos, walang isigaw natin, posible! Woo! Can we declare? Walang problema.
Amen. Gusto nyo ba? Sabihin mo sa katabi mo, magsimba ka sa Webes. Hallelujah. Amen. Patuloy tayong dadalo para makilala muli natin at patuloy pa tayong makalapit sa Panginoon. Amen. Sabi, abang sa paglapit natin sa Diyos, sabi ng San, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga kabataan ito, O Diyos, na patuloy mong ginagamit, O Diyos. Sa pagsamba, sa pagpuri sa iyo, Panginoon, tunay nga na hindi ka nagkukulang, Panginoon, na mag-provide, Panginoon, ng Espiritu, O Diyos, upang maranasan namin patuloy ang iyong presensya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa isang buhay na Diyos, sa Panginoong Jesucristo, na nagbigay sa amin ng kaligtasan, magbibigay pa sa amin, Panginoon, na kanyang mga pangako, O Diyos. At tulad nga ng sinabi mo, Panginoon, tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah! Marami pong salamat sa iyong namin binabalik, ang papuri, pagdakila, pagsamba sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! Woo!